Okay, okay. Tuloy-tuloy lang po ang saya. Dito, hindi pwede yung milungkot. Pero bago lahat, mamaya po, bago tayo matapos, sa inyong mga tahanan, yung mga nanonood po ngayon, text nyo na inyong mga pamilya, text nyo na inyong mga kababayan. Meron po akong importanteng announcement mamaya po. Bago matapos ang show, after po ng Wheel Time, Big Time na jackpot, spin a wheel, babalik kami. Huwag nyo pong ilipat yung inyong mga channel, i-text nyo. Importante po ito na mabigat na desisyon sa buhay ko to. Ngayon, gusto ko lang ho madinig nyo yun. At para malaman nyo po, excuse me, nabigyan ko na kayo, di ba? Dapat happy na kayo. Happy na kayo, okay? Alright. Basta importante yun. Basta magsaya lang tayo. Alam nyo, marami ho mga pagsubok sa buhay, hindi lang sa akin, sa amin lahat dito sa TV5. Pag umaangat ka, pag namumunga ka, talagang ikaw ang titirahin ng lahat. Di ba? At sa pag-angat naman po namin, gusto namin kasama kayo, lalong-lalo na po. Kanina nga pala, katawag ang kausap ko kagabi, yung tatay ni Janjan, si Jojo, yung bahat ng tatay. Alam niyo po, yung pamilya nito, inaalagaan ko na lang. Kawawa eh. Nakakaawa yung pamilya dahil nagbago ang buhay. Sana yung mga tumutuligsa sa akin, alagaan yung pamilya nito, hindi yung kung ano-ano sinasabi sa kanila. Kawawang pamilya. Di ba? Di ba? Tulungan natin at baka ito po ang eye-opener. Baka ito po ang pagbabago ng ating society. Yung mga batang nakikita natin sa kalye, yung mga batang napapabayaan, baka kami ang naging instrumento pa. Minsan, wag muna kayong maghusga. Yung napapanood nyo po sa Twitter at sa YouTube, yun po'y pinutol na. Pinakita lang po doon ang mukha ni Janjan nang umiiyak. Naakala po'y pinilit kong sumayaw ang bata at punwers ako. Bago ho kayo maghusga ng kapwa nyo, tumingin kayo sa salamin. Ano ba nagawa ko sa mga kababayan ko? Ano ba nagawa ko sa bansa ko? Huwag tayo magsiraan. I just have to be honest. Bago tayo. Pero hindi ko kayo, huwag kayo malungkot. Tuloy-tuloy pa rin tayo. Di ba? Tuloy-tuloy pa rin. Sinasabi ko lang ho. I-announce ko na lahat. I-announce ko na ho lahat. Oo, kahit saan ako mapuntang channel, kahit anong channel, basta kasama ko kayo, okay na ako. Di ba? Mamaya po, para maintindihan nyo, yung ating mga sponsors, yung ating mga commercials, mawawala na po sila. Meron po kasi nag-i-email sa kanilang mga boss abroad na wag akong suportahan, wag suportahan ng Willing Willie dahil ako isang child abuser. Inabuso ko daw ang bata. Eh, ganun po talaga eh. Alam niyo, maraming galit sa akin. May mga kaso pa ako. Dahil ganun po talaga. Pagdasal niyo na lang po ako na kayanin ko to at kasama ko kayo. Tuloy pa rin lang siya. Basta tuloy pa rin tayo. Ito lang ho. Mamaya ho, yung ating mga sponsors, last day na po nila lahat bukas. Bukas po, hindi kami live. Naka-tape po kami. Huwag na po kayo pumunta sa studio. Hindi po kami live, naka-tape lang po kami. So, para hindi na kayo mapagod, humingi muna ako sa management ng pahinga. Gusto ko muna mag-isip at bakit. Wala na silang nakita kundi ako. Sana'y ganun talaga ang buhay. Huwag akong isipin nyo, huwag, yung mga kapuspalad natin kababayan. Yan pong mga umaasa, okay? Anyway, tuloy-tuloy tayo. Basta mamaya, i-announce ko lahat. Give me time. Mamaya po, of course, with the approval of the management, ako pong magsasalita mamaya in my heart, in my mind, and in my spirit para malaman nyo hulat yung pinagdadaanan namin at ano ho magiging decision ko. Abangan nyo po yan mamaya. Hindi kami suspend dito. Hindi ho kami suspend ng MTRCB. Hindi po. Salamat sa kanila. Hindi po kami suspend dito. Basta mamaya, i-announce ko sa inyo bakit at ano nangyari. Basta. Okay? Ano, basta ba? Pasensya na sa mga susunod na programa. At after ito, nagbabagang babaeng ang paslupa as may nagbabagang bulaklak. So, abangan niyo po yan.
So, sa April 23 po, magsi-6 months na po ang programa natin. 6 na buwan na po tayo. Noong March 12, nagkaroon po ng problema, which is, nag-react po ang lahat after 1 week. Yung pong bata na si Janjan, na sumayaw po daw ng malisyoso. At hinusigaan na po kaagad ako ng sangay ng mga gobyerno. Sinabi nila na inabuso ko yung bata, child abuse ko, inexploit ko yung bata. Dahil pinasayaw ko, dahil pinasayaw. Dahil umiiyak na rin yung bata, pinilit ko pang sumayaw. Alam niyo, una sa lahat, pag nagkaroon po kami ng audition, hindi ko nakakausap yung mga contestant sa Real Time Big Time. So dito ko lang ho namimit yan. So kaya tinatang, if you will notice, yung pong eksenang yon, tinanong ko siya, ano ang kakantahin mo? Sabi niya, hindi po ako kakanta, sasayaw ako. Naalala niya, ito pong batang ito, 6 na taon lamang eh. Ang kanya pong father, sabi natin pa niya, abatin ko yung tatay ko, may parlor. So hindi ho namin alam ang buhay ng ating mga kababayan. Sana ay mag-celebrate kami ng 6 na buwan itong 23. Tayong lahat. Kanina ho, at for the past days, mga ilang araw ho, marami akong pinagdaanan eh. Nung nasa ABS pa ako, nagkaroon ng stampede, 71 dead people. Sa morgue po, mag-isa lang akong lumalapit. Wala akong kasama ng mga boss ng ABS. Ako lang po yon. Wala akong kasama. Ako ang humingi ng tawad sa pamilya. Ako rin po ang humingi ng tawad sa mga bangkay. 71 dead people. Sa mga nanay, humingi ako ng tawad. 71 bangkay po yon na lumuluhod ako. Hanggang minumura ako ng ibang pamilya. Lahat ng mura, inabot ko. Pero after humurahin ako, inaakap ako. Kung di ka lang mahal ng nanay ko, papatayin kita, Willie. Pinuntahan ka ng nanay ko, kasi nanay birthday ng nanay ko. Pinuntahan ka ng nanay ko, kagabi, nagpa-manicure pa siya kasi nanay ko, labandera lang, Willie. Para pag hinawakan mo daw siya, maganda yung kamay niya. Marami yung istoryang totoong na-experience ko. Noong time na nakaburo lahat ng mga yan, ako lang ho ang napupunta mag-isa. Sarili kong pera. Hindi ko na ho ito dapat sabihin pa, pero para malaman niya, dahil ito po ang pinakagrabing grabing kampanya na tanggalin po ako sa industriya. Ako po ang humingi ng tawad sa pamilya, ako ang maharap. Ako po lahat yan. Alam po ng Panginoon Diyos yan. Sa sarili kong pera, naabutan ko ng palihim lahat ng yan. Nakabalik po ang programa at minahal yung lahat. Naniniwala ko yung 71 taong yon, yung mga mananay at lolo na matay, pinagdadasal po ako lagi. Nilalapit ako sa Diyos na sana eh, laging nandito ako. Kaya naniniwala po ako na nandito pa rin ako sa harap nyo. Nagkaroon po kami ng problema, yung Willionario, Dayan, hanggang nakapag-away kami ni Joey De Leon. Dahil nandadaya daw ako, yung mga ganun salita, na nagkaayos na po kami, naging maayos na po kami ni Joey. Dahil malaki na respeto ako sa tao yan, at Kibig Soto at Sid Bulaga. Nagkaroon ng problema, ako na naman ho, ang hinarap ng ABS doon. Ikaw makipag-usap sa tao, na hindi ko po kasalanan yon. Kasi ho, kaya ako sinasabing lahat ho, matagal ho akong tumahimik. Tumahimik ako nang sa sarili ko nilang tinitiis kasi hindi ko na ho pinuproblema yung ganyan. Ako na lang ang tirahin, tahimik lang ako. After po ng Willionario, nagkaroon po ng insidente ang well-loved president, the late Tita Cory Aquino. Ang lahat po na sasabihin ko sa inyo, totoo lamang. Hindi po ako magsisinungaling sa inyo at alam ng mga tao yan. Nung ako po'y pumasok, may tumawag sa akin na si Tita Cory daw po, ang ating presidente ay wala na. So nag-isip kagad po ako, tinawagan po ako ng aming direktor na respeto ko at minamahal ko, Mr. Johnny Manamis. Sabi niya, Willie, wala na ang ating well-loved president, si Tita Cory. Ano na isaisip mo? Bigla po akong tumawag sa aking EP, pinakuha ko yung mga video po niya sa TV Patrol, sa mga sabi ko, kakanta ko ng Munting Hiling, pakuha kayo ng mga kandila para bigyan po ng kandila at magdasal tayo at magbigay tayo ng respeto. Yan po. Yung po yung araw ng namatay si Tita Cory. Kumanta ako ng Munting Hiling, kung makikita yung tape na yan, very solemn po yun, nagbigay kami ng respeto. And Chris Aquino texted me, sabi niya, Willie, mahal ka ng nanay ko kasi pag nanonood siya,
kahit nung si Tita Cory po eh, nasa TV pa, nasa hospital, tinatext ako ni Chris kasi si yung mga anak niya, kinikiss doon yung TV, hinalikan ako dahil paborito ng mga anak niya yung kanta ko eh, kumpara sa'yo, pati si Tita Cory. After po nung pangyayari yon, yung kinabukasan, dapat po eh, magte-tape kami. Taping na lang po yun eh. Sinabi ko po sa management na ibigay na natin to sa mga Aquinos. Kasi, bakit pa tayo magso-show? Sasayaw ako ng giling-giling. Magsasaya kami, pero ang well-loved president eh, nagluluksaan sa bayanan. Noong una po, nag-taping kami. So, nag-taping kami. Noong nag-taping po kami, kasi yung araw na yung tape, mas maaga akong pumasok eh. Pagkatapos po na nasa kwarto ko, ilalabas na po yung na-tape namin. Para maintindihan niyo po lahat. Kasi grabe na ho akong tirahin ng inquirer, ng mga dyaryo, sa email, sa Twitter. Parang gusto nila, mamatay na ako sa mundo. Mawala na ako sa mundong ito. Ganun po ang ginagawa sa akin ngayon. So after po nun, live yan, I'm sure nanonood ang mga tiga-ABS at totoo to. Huwag na huwag kayo magsisinungaling. Kahit saan tayo umabot, haharapin ko to. After po nun, sinabi ko po, sa tape. Okay. Nung naka-tape po kami, inalabas po. Walang nakakaalam nito eh. Sasabihin ko na ho lahat to. Sobra na ho ang kampanya na ginagawa sa akin. Lumabas po doon sa screen habang sumasayaw kami ng giling-giling yung kabaong ni Tita Cory. Tumawag kagad po ako sa isa sa mga boss, Kimisling Gitan. Ando ba naman kayo? Nagsasaya tayo. Nagluluksa ang sambayanan. Papasukan nyo kami ng ganyan. Nakakahiya sa pamilya na Aquino. Tinanggal po yon. Tinanggal po yon. So, nag-react sila sa sinabi ko. Pinapasukan kami. Sumasayaw kami ng giling-giling. Meron pong kabaong ng mahal nating presidente. Ang bastos naman at ako ho ang nagsumawag. Ako ang tumawag sa management. Huwag niyo namang gawin yan sa amin. Nakakaya kay Tita Cory at sa pamilya ng Aquino. Nagsasaya kami, ang sambayan ng Pilipino ay nagluluksa. Parang wala kaming respeto. Ano ang nangyari? Ang nangyari, eto. Alam ng Diyos to. Total, ginaganyan niyo ako, sasabihin ko ng lahat. Tumahimik ako para walang problema. Kasuhan niyo ako, haharap ako sa inyo. Isa ho, sa management, ang sinabi ko, ibigay na natin to sa mga Aquinos. Ano sinabi sa akin? Kailangan natin kumita. Commercial. Alam mo kung sino ka, taharapin kita. Sobrang na ginagawa niyo sa akin. Sinabi po yan at alam na. Pagkatapos mo nun, humarap na naman ako ng live. During the Willie of Fortune, meron pong isang sumasayaw na bahay. Nobody, nobody. Inilalabas na naman po ang kabaong ni Tita Cory. Kung i-recall niyo yan, dun ulit ako nagalit. Kasi inilabas na naman po eh. Tumawag na ako sa management eh. Anong ginawa? Nung mga walang yan, gumasimisira sa akin. Pinakita po yon sa YouTube. Nagalit daw ako. Binabastos ko doon, Presidente. Alam niyo ba ang pulot dulo nun? Yun ang totoo nun. Bago pa mangyari yan, tumawag na ako sa management. Kinausap ko na sila, wag naman nating ipalabas yan, magbigay tayo ng respeto. Anong ginawa nyo sa akin? Winasak nyo naman ako sa Twitter, sa YouTube. Pero hindi nyo pinanood yung kabuuan at hindi nyo alam. Isang tao lang po nanindigan sa akin, director ko po yun sa Wawawi. Mr. Johnny Manahan, Mr. M. Palakpakan nyo po ang tao yun. Dahil alam na alam po niya ang katotohanan at andun po siya. Sa pamilya Aquino, sa presidente, ito po ang katotohanan. Pagkatapos po niyan, hindi ba, ilang kaso na yan, billionaire, stampede, ito. At pagkatapos po niyan, ito na naman. Babalik na po ako sa Wawawi July 31. Kinausap na ako ni Ms. Charo Santos, nag-meeting na ako eh. Nag-meeting na po ako sa staff ko, inayos, pinuntahan ako ni Linggita sa Tagaytay. Naayos, meron po kami pinili ng sulat na nag-react ako kay Jobert dahil isang bubong lang kami, tinitira ko sa isang bubong. Tapos na po yun eh. Nangyari na po yan. So, ang pakiusap ko sa akin sa management, bakit naman, siguro naman yun, kahit pa paano kumikita ang programa ng Wawawi, hindi ba? Ano hong ginawa nila? Wala naman silang ginawa. Nung sumulat po ang abogado ko, sa kanilang lahat dyan, kay Ms. Cory Bidanes, sa kanila, kay Ms. Boss Gabby, lahat, kay Ma'am Charo, nag-react pa sila. Anong palak nila sa akin gawin? I-stop yung show. At bigyan na lang ako ng once a week show. Pero babalik na po sana ako. Isang araw, bigla na lang akong tinawagan ng Linggita na tinawag ako, nag-meeting kami sa isang hotel, sa Imperial, sa isang kwarto, ando si Direk Bobot, andyan si Jay, ang aking mong business related. Ang sabi ko nila, hindi ka na makakabalik. Once a week ka na lang. Nilalagay pa ako sa Studio 23 eh. Nilalagay ako sa isang programa na talagang parang totally ina-out na rin ako.
Bakit to? Eh, nangako na silang babalik ako. Yan ang totoo niyan. Kaya nagdesisyon ako, hindi na ako bumalik. Eto lahat ng ito, yan ang totoo. Tapos so, eto, nangyari na naman to. Sino ba ang gumagawa nito pag sa paninira ko? Meron po kaming kaso pa eh. Hindi kami makuha na ng TRO. Pilit nilang kunin, kinukuha, na kami po ay mapahinto. Itong programa natin, mapahinto. Maglilimang buwan na humigit, hindi nila makuha ang TRO. Eto po ngayon, nakakita ng butas. Hindi ko sila pinagbibintangan. Sinong gagawa nito? Kung sino man to, mahabag kayo. Ako okay lang eh. Mabubuhay naman ako kahit papano. Kontento na ako sa meron ako ngayon. Hindi na ako naghangad. Pero yung mga taong nangangarap, yung mga taong humihingi ng pag-asa, yung mga taong nakapila sa labas. Diba? Yung mga nanay, yung mga lola, yung mga special children, mga special child na nandito araw-araw. Kayo gumawa niyan. Kung sususpindihin niyo yung show, hindi naman ako natatakot na eh. Lagi niyo naman akong ginaganyan eh. Ilang beses niyo ako tinanggal sa ABS. Pero pag kailangan ng ratings, tatawagan ka. Ibabalik ka. Di ba? Huwag na ako lagyan ng music. Huwag na ako lagyan ng music. Okay? So, yun noong pangyayari yan. Ngayon, nakapag-usap po ako sa TV5 management. Ilang araw na po ako nag-iisip, ano. Ang sabi ko sa kanila, itong mga tao to ayaw na akong tigilan. Hanggang ilibing na ako ng buhay nitong mga to. Tinira po ako sa Twitter, yung si Janjan, yung bata. Ang ipinakita po, pinutol, nisplice po nila yan. Ang pinakita ay umiiyak yung bata. Pinuwers ako daw, sumayaw, pinaiyak ko daw, child abuse ko yung bata. Panoodin yung lahat, yung segment ng real time, big time. Kung paano, hindi ko nga alam yung nagsasabihin ng bata. Pinaglaruan ko daw. Wala ho, may isa dito sa loob ng studio na nakaisip na may mali siya sa batang yon. Nakadamit yung bata, nakaayos yung bata, sumasayaw ng ganon. 4 years old pa lang ko si Janjan, yun ang sinasayaw sa kanyang mga eskwelahan, sa kanya sa mga pa-contest, yun na po ang sayaw ng bata. Ngayon, alam niyo ang ginawa ng DSWD. Kinasuhan na kagad ako, inakusahan na kagad ako na child abuser ako. Anong ginawa ng CHR, human rights? Yan o, inusgahan na kagad ako na in-exploit ko yung bata, child abuse ko. Lahat po dito, inakusahan na ako. Sa dyaryo, lahat. Dinodrawingan pa ako ng monster. Lahat. Kung mababasa niyo yan, lahat. Hindi ko na ako binabasa. Kinukwento na lang sa akin yan. Lahat to, ganun ang ginawa sa akin. Lahat po yan, ng mga taong yan. Ito yung mga mayaman. Hindi naman ako naapektuhan eh. Dahil ang puso ko wala sa kanila. Nasa mga mahirap. Nasa mga taong yan. Gusto ko lang ko din pailawanag sa inyo, yung P&G, Procter & Gamble, naglagabas ng statement na napakasakit sa amin. Sila po yung nag-pull out na. Yung inasal, nag-pull out na rin. Dahil may statement sila na ayaw nilang, well, katulad ng P&G, yung Procter & Gamble po, yung mga yan, napakasakit ko ng ginawa nila sa amin. Mas, medyo masyadong personal na ayaw nila maglagay sa isang programang ganon. Yung behavior ay hindi maganda. Wala po kaming kasalanan. Wala akong kasalanan. Humingi na ako ng paumanhin sa inyo na kung merong na-offend, humingi. Pero hindi ako hingi ng tawad kasi ho, wala po akong ginawang masama sa batang yon. Hindi ko minilest sa yung batang yon. Gusto ko lang magpasalamat naman po sa Unilever. Sila po yung nagpaalam sa akin kagabi na maganda. Minute nila ako, sobra po yung syrup, yung Rexona, yung Vaseline, Pepsodent. Alam niyo, ang purpose ito ay magbigay ng saya. Gustong ibalik nila pag binibili yung produkto. Ang sabi po nila, naglabas nila yung statement, Willie, aalis kami sa programa mo. Pero aalis kami sa lahat ng channel in fairness sa'yo. Para hindi ka unfair. Palapakan niyo pang yun dito. Wala pa pong husge. Wala pa sa kaso. Ginawa niyo na akong kriminal. Kayo nga ang lumabas dyan sa gate. Magbigay nga kayo lagi ng pera dyan sa matatanda. Bumaba nga kayo dyan sa labas ng kanto. Bigyan niyo yung mga naghihirap dyan. Yun dapat ang ginagawa niyo. Hindi yung pinupuntirin niyo ako. Yun dapat ang ginagawa niyo. Di ba? Maraming mga artista na kisawsaw. Mag-isip muna kayo bago kayo makisawsaw. Diba? Ang sakit nyo.
Yan, si Jim Paredes ng Apo, tinira ako sa Twitter. Si Aisa Seguera, tinira ako sa Twitter. Si Agot Isidro, Leia Salonga, Maylin Dison, sasabihin ko ng lahat. Sino pa? Bianca Gonzalez ng SNN. Susuportahan niyo ba yung mga taong yan? Anong nagawa niyo? Anong nagawa niyo sa sambayan ng Pilipino? Sino pa? Si Tuesday, nakasama ko dito, tinira rin ako. Hindi ko maintindihan, natiga rito ka, tinira mo ako. Kay Brosas, sino pa? Kayo na paro, okay. Sino pa? Tapo tayo, artista? Nakagawa ba kayo ng tulong? Nagbigay ba kayo sa bantay bata ng 1 million? Nagbigay ba kayo? Hindi, eto. Di ba? Huwag kayong mag-uskan ng kapwa niyo, artista. Dapat magkakasama tayo doon. Tulungan niyo kami kung nagkakamali kami. Huwag kayong mag-uskan. Sinuporta. Tandaan niyo, yung masang Pilipino ang sumusuporta sa inyo. Yan po mga pangalan na yan. Winasak ang pagkatao ko sa Twitter. Yan po mga taong yan. Jim Paredes ng Apo, Leia Salonga, Aisa Seguera, magpakalalaki ka. Tandaan mo yan. Bata ka pa. Dapat bata ka pa, di ba? Nagtatrabaho ka na. Hindi ba? Hindi ba exploitation yan? Mag-isip ka. Tingnan nyo muna ang sarili nyo bago kayo masika. Agot Isidro. Wala ka namang anak eh. Ba't mo ako gaganyan eh? Alamin mo muna. Hindi ba? Sino pa? Bianca Gonzalez. Akala mo kung mga sino kayo. May natulungan ba kayo mga mahihirap? Di ba? Kaya ako lang kung sinasabi to. Nagtitimpi ako. Ayokong itong sabihin. Ayokong banggitin na pangalan. Pero sa Twitter, yan ang ginagawa nila. Wasakin ako. Tinawagan ng Technomaling sa Switzerland. Tinawagan sa Amerika ang Unilever. Tinawagan lahat. In-email, inano, na mag-boycott sila sa mga produkto. Pag ako daw po, ay sinuportahan nila. Boboycottin nyo? Eto nga mga taong sumusuporta na to, ibinabalik lang ng mga sponsors. Sino ba ang consumer? Sino ba ang namimili? Kayo ang bida rito, hindi ang mga sponsors. Kayo. Dahil kung hindi kayo bibili ng mga sponsor na to, kung hindi kayo bibili ng mga produkto na to, wala. Walang kita ang mga lahat ng ito. Sinasabi ko sa inyo lahat yan. Ako po, hindi ako tumutulong na nasa harapan nyo lang. Marami din akong ginagawa, pero hindi ko na kailangan sabihin to. Pasensya na ako kayo. Hindi ako emosyonal, hindi ako nagagalit. Kaya lang sana bago kayo mag-usikan ng kapwa nyo, tumingin kayo sa salamin, ano nagawa ko sa bansa ko? Ano nagawa ko sa kababayan natin? Bakit? Dahil sinuportahan ko si Senator Villar, ganito ang tingin nyo sa akin. Nakita ko yung tao, magandang puso eh. Nakita ko yung tao, tumutulong talaga sa mga mahirap eh. Kaya I'll stick with him. Kahit na ano, kahit the orange ang kulay ko, kaya pinag-iinitan nyo ako. Hindi po ako, haharap ako sa inyo, patawag ako ng Kongreso, patawag ako ng Senado, kahit sino pa, haharap ako dahil wala po akong ginawang masama sa bata ngayon. Gusto po nila mahinto ang programa. Halos 200 tao po ang nandito. Galing po ng mga ABS-an sumama sa akin. Kung masama po akong tao, wala pong sasama ang mga staff ko at mga dancers. Yung iba po dyan, 25 years, 20 years, 18 years na sa kanila. Okay. Okay. Ngayon po, nakipag-usap ako sa presidente po ng TV5, Attorney Ray Espinosa. Nag-usap kami na hanggang ngayon na lang po ako dito sa Willing Willie. Mapapahinga muna po ako. Hindi pa ako nagpapaalam. Starting today, ang live namin, bukas po nakatape na kami. Lalabas po yon, mapapanood niyo po yon. Starting Monday po, hanggang next week, hanggang Holy Week, pag-iisipan ko po muna mabuti kung ako po ibabalik pa sa industriyang ito. Bigyan niyo lang muna po ako ng pagkakataon at sa sarili ko, pag-iisipan ko po to. Masyado po akong binintang sa akin na wala po akong ginagawang masama. Sa mga taong gumawa niyan sa akin, ang isipin niyo yung mga taong matatanda sa labas, mga bata, yung mga mahihirap, wag ako. Instrumento lang ako ng mga taong to. Wag niyo akong ikainggitan. Dahil ako hindi lumalabas kahit saan lugar. Lagi lang ako nandito sa studio at sa tahanan ko. Hindi ako nakikipagpaligsaan sa inyo. Kung kayo magaling, magaling kayo. Basta ang puso ko lang nandito sa mga mahirap. Hingi lang din ako na paumanin. Boss, Mr. MVP, nadamay po kayo rito. Mr. Attorney Ray Espinosa, Boss Bobby, at sa mga ano, pasensya na ho kayo.
wala mo na hong willing-willing. Hindi ho kami sinuspinde. Wala pong suspension ng MTRCB. Huwag kayong mag-alit sa MTRCB. Nagpalit po sila ng tatlong board. Bakit? Lahat po ng mga yon involved sa ABS-CBN. Yung isang abogado, asawa niya sa ABS. Yung isa po, asawa niya sa ABS. Si Ms. Leanne Navarro. Habilin niyo, hinusgahan na ako sa tweet. Tapos isa sa mga board. Naghusga ka na sa akin. Tapos kasama ka sa board. Na hindi pa kayo alam niyo, dapat suspended ang show. Suspended last night. Ng 20 days to 30 days. May tumawag sa akin from LTRCB. Hindi sila buo doon. Meron din po mga galit sa desisyon nila. Dapat to suspendido kami. Pero anong nangyari? Naputol. Kasi pinakita ho namin yung mga babae sumasayaw sa Goon Bulilip na nakabra lang. Pinakita namin, ha? Yung mga apat na lalaki na nakalampin sa showtime na sumasayaw din ang katulad nung kay Janjan. Bakit kami lang? Kung sususpindihin nyo kami, suspindihin nyo lahat yan. Di po ba tama yun? Iba tinitignan nyo sa tinititigan nyo. Maging fair kayo. Tandaan nyo po to, hindi ako titigil sa adhikay nito. Maaring ito ay yung opener sa atin. Dapat tulungan natin ang mga bata sa kalye. DSWD, kunin yung lahat yan. Bigyan nyo ng magandang buhay. Human rights, di ba? Chairman, tinitira nyo ako, hinusgahan nyo ako. Ang daming namamatay ng OFWs. Yun ang tulungan natin. Yun ang mga tulungan natin, mga kababayan natin sa ibang bansa. O alam nyo ba, ayoko na itong banggitin eh. Nagbigay ako ng kalahating milyon nung pang-umuwi lang dito yung OFWs na walang ano sa Lebanon. Nagbigay po ako. Binanggit ko ba yan? Sasabihin ko na sa inyo, gumawa ko na isang paraan. Nagbigay ako ng 1 million kay Ma'am Charo sa 71 Dreams, 500. Sa I think, hindi ko alam kung bantay bata o isa pa. Binigay ko po yan. Binabanggit ko ba sa inyo yan? Di ba? Meron bang gumagawa yan? Kung may gumagawa man, mabuti. Magsama-sama tayo. Huwag niyo akong dikdikin. Hindi ako masamang tao. Ang hangat ko lang magpasaya at makatulong sa mga mahihirap. Pasalangako po ako. Kahit wala po kaming commercial, pagbalik ko. Kahit hindi kami suporta na kahit na sino. Nakausap ko po ang presidente ng TV5. Kahit po sakripisyo ko ng sweldo ko. Yun po ang bibigay kong papremyo at kasama ko ang TV5. Tutuloy po namin. Lahat po ng pera makukuha namin kahit wala kaming commercial, kahit inabanda na kami ng mga commercial, umayaw sila sa amin, kahit umalis sila kahit walang isang commercial, tutuloy po namin to. Ang aming pong purpose, magbigay na saya at pag-asa. Hingi ako ng tulong sa aming presidente, hingi ako ng tulong kay Mr. Manny Pangilinan. Kahit tumalugi daw kami, basta tuloy namin saya para sa inyo to. Maraming pong salamat sa inyo at mawawala muna po kami ng 2 linggo, kung ano man. At kung babalik man kami, may panibago hong pag-asa ulit. At bibigyan namin ng proteksyon ang mga bata at ang mga pamilyang katulad ni Janjan. Kami na ang gagawa niyan. Maraming pong salamat. Pasensya na po kayo. Lahat po ng sinabi ko sa inyo, kahit idemanda ako ng ABS, haharap ako. Hindi po ako natatakot dahil hawak ko lahat ang katotohanan. At may mga lalabas na witnesses sa sinabi ko. Pag ako'y dinimanda, tandaan niyo po, yung mga sponsors po na iniwan ako, huwag po kayo magalit sa kanila. Meron silang mga boss abroad. Yung pong gumagawa, saka yung tumitira sa akin sa Twitter, kung ididimanda ka ng TV5, ididimanda din kita. Magdidimandahan tayo, didimanda ko lahat at tumira sa akin sa Twitter. Lahat ng personal. Tandaan mo yan. Okay? Salamat po sa inyo. Basta tandaan niyo po, ito pong programang to, mahihinto muna after ng Holy Week and then mag-a-announce po kami kung matutuloy pa ang willing-willing o hindi na. Sa mga nangangarap ng pag-asa, ng umihingi, ipagdasal niyo po kami, lahat kami, at pagdasal niyo ako, na sana po, tandaan niyo po, baliwala to, si Janjan po, inaaruga ko ang pamilyang niyan dahil mas kailangan nila ang taong kumakalinga sa kanila. Wala pong kumakalinga sa kanila. Lahat ng lumalapit sa pamilya ito ngayon, puro mura sila. Yung tatay, dahil siya daw'y bading, masyadong minamababa. Pero ako na ginagawa ko, araw-araw tinatawagan ko ang pamilya, kinakamusta ko. Yun ang gawin nyo, DSWD. Marami pang dyan sa Pilipinas. Marami pang mga batang katulad yan. Salamat po sa inyo.
Magandang gabi sa inyo. Mahal na mahal ko kayo. Na sana pa pagdasal nyo, makabalik pa ang programang ito. Thank you so much. Magandang gabi po. Thank you.